Mga ka-hunters, welcome back po Kalim A09. Bago lang tayo magtuloy-tuloy sa ating content, siya nga pala po, pwede na po kayong mag-join sa ating membership. At kapag kayo po ay member na, makakapasok na po kayo sa ating group chat. At doon makikilala nyo po ang ating mga member, yung tinatawag nating mga Kalim A09 hunters. At huwag po ninyong kalilimutang mag-subscribe sa ating channel at paki-on ang notification bell para updated kayo kapag lagi tayo, kapag nag-upload tayo ng mga video. Ang unang coins kay Roy Flores, Frost or Mint Luster, yung barya niya. Oh. Tingnan natin. Ano? Kasi yung mga Frosted Coin at Mint Luster ay magkakahawig yan. Eh. Kaya lang, magkakatalo na lang yan kung sa taon. Kasi mayroong mga years dito sa VSP Series Quiz na talagang mayroong ginawa. At iba kasi ang itsura ng mga Frosted. Eh, no? Pero nga sabi ko magkahawig. Kaya itong 2011 mo, Roy Flores, ay isang Luster coin lang siya. No? At maganda pa ang condition nito. Pwede nga idagdag. Kung tinatanong mo na, pwede ba i-collect? Siyempre, pwede i-collect yan. Next, kay Junel. PTPA daw. No? Ito yung kanyang mga 20 pesos. Alam niyo po guys, dito sa mga 20 pesos natin, akala ng iba, itong gantong klaseng mga error coins, yung mapapansin niyo, yung may arrow, halos karamihan na po sa mga 20 piso coins noong 2019 at 2020 ay common error na po yung mga ganyan. Yung may mga excess metal na yan. Yan o, tingnan nyo, di ba? May mga parang may mga sumobrang metal na lumalampas dyan sa kanyang outer ring, yung bronze part. So, at yung pangalan ni Manuel L. Quezon ay natatabas doon mismo sa kanyang inner circle. Pero, pwede pa rin po. Collectibles pa rin naman po itong mga ganito kasi alam niyo naman itong 20 piso kayo natin. Ito ang unang-unang barya na 20 pesos. Kung di ako nagkakamali, di ba? Kaya collectibles po yan. Piliin lang natin yung mga magaganda, yung mga uncirculated, ha? Next, kay Edmundo. Boss error kaya ito mukhang hindi naman sinadya. Tingnan natin ang kanyang kung error ba or sinadya. Tingnan natin. Sa cogwheel, okay, kita nyo yung parang mga strike na ayan o. Ano, kayo nga tatanungin ko, mga ka-hunters. Error o sinadya? Man-made ba o sinadya? Di ba? Para sa akin, ito po ay error coins. Alam niyo ba kung bakit? Kasi pag ganyan, meron po tayong pinagbabatayan yan. Kasi kung lumampas po yung mga linya na yan doon, sa may cogwheel na yan, maaaring sinadya po yan. Kaya lang hindi eh, sakto-sakto doon sa may cogwheel niya. Diba? Mahirap pong gawin niya kung sasadyain mo yan. Kaya ito po ay yung mga tinatawag natin na mga mechanical errors, no? Sa pagkakalimbag po yan. Eh. Tingnan nyo, sakto-sakto doon. No? Hindi man na lumampas sa cogwheel eh, yung mga linye. Guys, no? Ayan. So, maganda rin pong i-collect to. Pwede. At legit errors. At napansin ko lang, sa mga 10 piso by metallic, marami pong gantong lumabas na klaseng error. Yung iba nga dyan, eh, halos pakros, no? Yung tama. Sumunod kay Emilio. Magandang araw, sir. At may nag-chat pa, no? Cancel mo natin. Magandang araw, sir. Pakitingin naman kung anong klaseng error itong 5 piso ko na di ko alam yung taon at NGC 1 piso. Makikita mo lang yung parang mga guhit kapag nakatagilid ng bahagya. Kung okay lang, sir, pakisama sa content mo. Salamat. Stay safe. Pwede, siyempre. At andito na nga sa ating content ng iyong mga coins. Itong 5 piso mo, sa unang tingin, masasabi kong error agad ito. Misaligned coin. Tapos sa die adjustment strike pa siya. Ayan, oh, tingnan nyo. Tapos parang meron pang parang die class error din ito kasi meron ditong mga letra na hindi naman dapat nandyan. Ayan, oh, sa part na yan, meron din. May letter O dyan. Diba guys? Ayun, oh. So, misaligned coin plus die adjustment strike. Yun nga lang, hindi nakagandahan ang kondisyon ng itong barya mo. Maganda ko makakot tayo ng ganito mga error coins. Iyong kalalabas pa lang sa bangko. At siguradong yun ang pwede natin maipagbibili ng medyo mataas ang presyo. Pero ito, pwede pa rin yan.
Nga lang, hindi tayo makakaasa na maipagbibili, maipagbibili. Nagsisimula na naman tayo mabulol, no? Ayan, sa reverse niya. Ayan, so legit error ito. Pero nahaluan na rin ng mga damage, you know? May mga gasgas na rin siya. At ito namang piso mo na parang nagkaroon siya ng mga gasgas. Pag titignan natin eh, hindi pa kasi ako nakakita ng ganito eh, no? Siguro kung makikita natin ito ng personal, mas maganda. Pero sa ngayon, tabi mo muna at tingnan natin. Baka meron pang magpakita ng ganitong klase mga error. Sa tingin ko, error naman ito eh. No? Tingin ko, error naman ito. Na parang nagmukha lang siyang kinaskas at naging damage. Kaya siguro, sa ngayon, hindi ko muna masasabi kung talaga bang error coin itong 1 piso mo. Mas maganda siguro kung video, send ka ng video, no? Sumunod kay Jan Tahari. Gandang gabi sa'yo, boss. Sa wakas, nakahunt din ako ng 10 piso na rotated. Share ko lang, napakaganda. Tingnan natin. Rotated die, error 10 piso pala, no? NGC to. So, maganda pa ang condition ito. Parang halos wala pang gasgas eh. Pag binaliktad, tingnan natin guys, tingnan nyo mabuti. Ayun. Diba? Nakabalagbag yung reverse niya. Ulitin natin. Ayan o. Ayan ang obverse ha. Tingnan nyo mabuti at walang daya. Ayan. Hindi po mandaraya yung ating mga subscribers. So pag mandaraya, sisipahin natin. Ayan o. Diba? Nakabalagbag. So maganda. Nice hunt po ito. At kung presyo ang pag-uusapan nito, pwede mong ipagbili ito sa 100 pesos. Kasi halos wala pang gasgas yung coin mo eh. Halos EU pa siya eh, para sa akin lang ha. Almost uncirculated plus rotated die error pa. Digit. So, congrats sa iyong na-hunt na 10 piso rotated die error. Well guys, magtatapos na po tayo. Pero huwag po ninyong kalilimutang mag-join sa ating membership. I-click lang yung join button guys ha. At kung may katanungan about sa membership, mag-comment lang kayo. Kaya mas maganda kapag members na kayo ng mga hunters para mas maganda kasi kapag miyembro tayo ng ganito at makikilala nyo yung mga hunters ng mga coins. Ayan, at mag, sa mga bago, mag-subscribe po kayo at i-on ang bell para updated kayo palagi. Ayan, maraming salamat. Until next time po, out muna tayo. God bless you all.